magandang araw po sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe dito sa aking channel. Okay, at meron lang po akong kunting advice. Paalala lang po sa mga ating mga kababayan, mga Pilipino. Okay, o para sa lahat na nakakaintindi ng Tagalog. Okay? So, ngayon ay meron lang ako po kunting sasabihin kung paano natin may iwasan ang itong COVID-19. Okay, so mag-iingat po tayo dyan. So, ngayon ay in-order ng ating pamahalaan na huwag muna tayong lumabas ng bahay. Okay, huwag muna tayong lumabas ng bahay, lalo na sa mga mataong lugar. At kailangan po ang social distancing natin. Okay. So ngayon yun na nga ang gagawin natin. Huwag muna tayong lumabas ng bahay kung wala naman tayong importante gagawin sa labas. Okay. Atin ng mga party, kung ano maging pag-chika lang. So diyan muna tayo sa bahay. Kung hindi naman maiwasan na lalabas kagaya ng pagbili ng gamot, pagbili ng pagkain. Okay? Kung hindi naman talaga rito maiwasan yan, so ganito yung gagawin natin. Kailangan natin na unang-una nakamask tayo at bago tayo umalis, okay, may dala tayong hand sanitizer palagi. Nakamask tayo, naka-hand sanitizer. At pagpasok natin doon sa, kunyari, sa grocery, okay, kung nasa grocery tayo, ang gagawin natin, paghawak natin ang pinto, pwede siguro na may dala tayong tissue, okay? Yun yung pangtutulak natin dun sa pinto, pangpihit ng ano ba yung klaseng pintuan, hawakan sa pinto para mas madali tayong maintindihan. Yung hahawakan natin, yun yung gagawin at gagamitin natin yung tissue na dala natin. Tapos pagka pasok na tayo, itapon natin sa basurahan. Okay? Ngayon, kapag nasa loob ka na, okay, dapat ay, alam mo na yung dapat bibilhin mo para hindi ka na masyadong tatagal sa loob. At, ang gagawin mo, huwag kang sumiksik dun kung maraming namimili dun sa isang area. So, huwag ka muna dun. Iwas ka muna. Dumistansya ka. Huwag ka masyadong lumapit. Okay? So, ngayon naman, kung meron ka ng mga napiling mga bibilhin mo yung anong items ang bibili mo, mga dilata, kung ano-anong mga pagkain ang gusto mong bilhin. So huwag mong hawakan muna kung hindi mo bibilhin. Okay? Huwag mong hawakan. Kung hahawakan mo lang, yun na lang yung ilalagay mo sa basket mo. Yun na lang yung hahawakan mo. Okay, so kapag nakompleto na yung pinamili mo, so huwag mo masyadong hawakan ha, kasi maraming humahawak dyan eh. Huwag mo masyadong hawakan. Okay, pag nakumpleto na yung mga pinamili mo, okay, pag uwi mo sa bahay, huwag ka munang mag, alimbawa may sasalubong sa'yo, yung anak mo, yung asawa mo, kikis ka pa, wala munang ganun ha, kasi hindi natin alam kung hindi mo naiwasang meron kang na puntak na mga may virus na pala sila. So ang gagawin mo pagdating, so dalhin mo kagad sa kusina yung pinamili, at pwedeng ang una mong gawin pagdating mo ay maghugas ka ng kamay, magbihis ka ng damit, okay? Tapos maghilamos o magpunas. Okay, punasan yung mga braso mo, tapos yung tsinelas mo dapat nasa labas lang, okay? Ganun ang gagawin natin. Tapos yung mga binili mong pagkain, kunyari mga dilata, hugasan mo muna yung labas. Okay, so hugasan mo muna bago mo ilagay sa yung istakan mo ng pagkain. Huwag mo munang basta idiretso doon, kasi hindi mo alam may nakahawak na pala doon na meron ng virus na pala. Okay, so ganun yung kailangan po natin ng dubli ingat sa panahon ngayon, mga kaibigan, kasi alam mo na napakahirap po ng sitwasyon natin. Yun yung dapat nating gagawin. Okay, so kapag naayos na, okay, so dapat malinis yung katawan mo bago ka makipag
maglaro sa mga anak mo or magpahinga, dapat nalinis mo na yung katawan mo bago ka mag-relax. Okay? So ganun po, doble ingat lang po talaga tayo. So doon naman po sa mga wala nang pagkain, kunyari wala na silang stock, wala nang pambili ng pagkain dahil si Mr., si Mrs., mga anak na nagtatrabaho, so hindi na nakapasok sa trabaho, kung wala na po talagang kinakain, huwag po tayong makipag-away o kung lalabas tayo sa kalsada, meron tayo kung ano yung hanap buhay natin sa labas, nagtitinda tayo kung ano-ano, huwag po tayong makipag-away. Ang gagawin po natin, mga kaibigan, ay sumangguni tayo sa ating mga barangay officials, kung ano ang dapat natin gawin, ano yung hakbang nila sa kagaya natin na wala nang pagpili ng pagkain, wala nang pagkain, ano ang gagawin namin? Okay, so ano yung gagawin namin? Total, hindi na kami makapagtrabaho, gusto naman namin magtrabaho, ayaw namin manghingi, ganon. Ayaw namin namang hingi ng pagkain. So, makipagsangguni, makipag-usap sa mga official ng barangay para mabigyan kayo ng tulong kung ano yung gagawin nila. Okay, so yun yung dapat nating gagawin. Hindi po tayo lalabas na makipag-away ganyan. So hindi po ganon, kasi mas lalo pang magkakaproblema tayo. Okay, so yun lang muna sa ngayon, guys, mga kaibigan. Sana po ay meron kayong natutunan, at ingat po kayong lahat, ingat po tayong lahat, and God bless po sa ating lahat na nanonood dito sa aking video. At sana i-share nyo ito sa inyong mga kaibigan, at para meron din silang matutunan. ID boss. Okay, so ito, parating na po kami sa aming camp. Okay, so kinukuha na po kami ng temperature sa aming ulo gamit yung temperature gun. Okay, so yun, I hope na i-share nyo ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo, or i-click nyo yung notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na videos na i-upload ko. Okay, bye bye po, and see you sa mga susunod natin na video.